si Donald Trump ay babalik na sa White House matapos ilatag ang kanyang mga gagawing mga patakaran sa panlabas o foreign policy ng Amerika para sa susunod na 4 na taon. Ang mga butante sa US ay pumili ng isang leader na sumusunod sa isang prinsipyong America First, kung saan ang mga interes ng US ay mauna sa lahat bago ang ibang mga lahi, at inaasang mas isolationist kaysa sa kasalukuyang pangulo na si Joe Biden, na medyo kalmado sa lahat ng mga nangyayari sa bansang Amerika. Habang ang pangalawang termino ni Trump bilang presidente ng United States ay maaaring tanggapin ng ilang mga dayawang pinuno, kabilang na ang Hungarian Prime Minister na si Viktor Orban at ang punong ministro ng India na si Narendra Modi, pero ibang-iba ito sa China na hindi masasabi tungkol sa Chinese President na si Xi Jinping. Para sa China na nakaranas na lumalalang relasyon sa US mula pa noong unang pagkapangulo ni Trump, ang pagkakaroon muli ng administrasyong Trump pabalik sa White House ay malamang na hindi magandang balita ito para sa Beijing. Si Trump ay naglunsad ng isang walang ulera na digmaang pangkalakalan laban sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na China noong July 2018, at nagpataw ng mga taripa na umabot ng hanggang 25% sa mga import mula China na papasok sa United States of America. Ngunit sa panahon ng kanyang mga talumpati sa kanyang kampanya noong 2024, iminungkahi ni Trump na ang mga taripa ng US sa mga kalakal mula China ay maaaring umabot pa ng hanggang 60% o higit pa. Sinabi kasi nito na puputulan niya ng sungay ang bansang ito dahil sa hindi kanais-nais na maginagawang panluloko sa mga US consumers, kung saan nakakatanggap ng hindi magandang feedback sa mga ito ang kalidad ng mga kalakal mula galing China. Ayon kay Trump, lugi ang mga Amerikano dito dahil hindi man lang napapakinabangan ng maayos ng mga consumers ang mga made in China dahil sa mababang kalidad ng mga ito. Bumagsak ang ekonomiya ng China sa managdaang 2 taon na marami sa mga property investment ay bumagsak ng halos triple sa standard ng mga presyohan, mataas na utang ng pamahalaan sa mga lokal na lending company, at mataas na porsyento ng kawalan ng trabaho ng mga Chino. Ang karagdagang mga taripa ay maaaring makapinsala sa diskarte sa pagbawi ng ekonomiya ng China na lubos na nakadepende sa mga export. Sa kasamaang palad para sa Beijing, ang mas mataas na mga taripa ay maaaring hindi lamang ang bagay na dapat alalahanin ng Beijing sa ilalim ng pangawalang termino ni Trump bilang presidente ng Amerika. Ang US na pinamumunuan ni Trump ay malamang nagpitan ang dami ng teknolohiyang dumadaloy mula sa US o Europe papunta sa China, na makakabawas ang ambisyon ng China na maging isang world leader artificial intelligence hub sa taong 2030. Ang bagong administrasyon ng US ay maaari ring magpatuloy ng isang estratehiya sa pagdikopling ng ekonomiya upang bawasan ang kanilang pakipag-ugnayan sa China. Layunin nitong bawasan ang dependency ng US sa China sa pamamagitan ng paglipat ng supply chain sa ibang lugar, at maaaring paghigpitan ang pamumuhunan ng US sa bansang China. Samantala, sinasabi ng mga eksperto na ang mga tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea ay mas mataas na risk sa pagkakaroon ng panibagong sigalot, dahil ang pagiging marahas at agresibong ginagawa ng Beijing sa riyon ay malamang na magtulak kay Trump patungo sa isang mas matalas na diskarte sa pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas na lampasan ang kanyang dating ambivalence. Gayunpaman, ang hindi mahuhulaan ang estilo ng pamumuno ni Trump at ang pagtanggi sa mga tradisyonal na alyansa ay nagbabanta na malutas ang pinagbabalaki na diskarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghabol ng mas malapit na ugnayan sa pagtatanggol ng US sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Joe Biden. Ang White House ay nagbigay na ng kanilang projection sa magiging schedule ni Pangulong Donald Trump sa susunod na taon, at ang prioridad nito ay bisitahin ang mga bansa sa Asya tulad na lamang ng Japan, ng China, ang Pilipinas at ang Australia. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.